Grabe ang init. Sobrang init. Grabe ang buhay namin dito sa Banawi. Ang oras ay alas 11:30 na, sobrang init. Pero masabi ko, walang urungan talaga pag nagtatrabaho sa Banawi. Sabi ko nga sa inyo, para sa pamilya, titisin namin ang init. Kahit ang ulan, kahit ang tindi ng init, mga katukan, talaga magtatrabaho pa talaga kami dito. Kasi ito lang ang alam namin trabaho. Tingnan nyo mga katukan kung gaano kainit ang lugar na to sa Banawi. Hindi lang ako ang nagtatrabaho sa ganitong lugar, kundi napakarami na mga tao o mga katatayan ang nagtatrabaho sa ganitong lugar. Kahit na sobrang init, nagtitislat lang kami rito. Hanggang sa ngayon mga katukad ay wala pa kaming kinikita kahit na 5. Ang oras natin ngayon ay alas 11:30 na, pero wala pa rin. Matumal talaga ang gawaan dito sa Banawi. Kumpara nung una, talaga mga katukad ay kahit na anong oras ka pumunta dito ay marami kang magagawa dito. Sobrang init nga, hindi na nila kinakaya na mag-stay sa gitna kasi nga sa sobrang init. Hindi nila kaya tisin ang init kasi nga sa panahon na to, sa ganitong oras, alas 12:30 na, ay napakataas ng init. Inaantay na lang ng mga ibang mga kasama ko na magtrabaho sa oras ng malamig na, kasi hindi talaga na kayang magtrabaho ng ganito. Sa totoo lang mga katukad, napakaraming sasakyan na dumadaan dito sa lugar na to, pero yung customer talaga napakahina. Wala talaga ng papagawa ka. At karamihan talaga sa mga nagtatrabaho dito sa Banawi, lalo na sa may mga sa kalsada ng katrabaho, ay nasa gilid na lamang. Sa Banawi na
kami ay makapagtrabaho at masuportahan namin ang aming pamilya. Napakahirap pala ng ganitong buhay na nagtitiis kami sa alikabo, init, kumpara sa mga nakapagtapos ng pag-aaral. Yung mga nakapagtapos ng pag-aaral, napakaganda ng kanilang mga buhay. Nagtatrabaho sila sa opisina, malamig. Gayon kami na hindi nakapag-aral ay sa ganitong sitwasyon kami nabubuhay. Walang maaasahan. Lalo na pag dumarating mga katukad ang buwan ng Disyembre. Hindi man lang kami makaranas na magkaroon ng bonus. Hindi man lang kami makaranas na bigyan kami ng mga regalo sa lugar na to. Kumpara doon sa mga nakapagtapos ng pag-aaral na pag dumating talaga ang panahon ng Disyembre ay may mga bonus na tinatanggap. Pero sa mga katulad namin, wala talaga. Kaya napaka-importante mga katukad ang mag-aral ng mabuti. Kaya ngayon sabi ko nga sa inyo, kahit na ganito, ay nagsumikap ako na mapag-aral ko ang aking mga anak para hindi na mangyari ang ganitong aming trabaho. Ayaw namin na maranasan ng mga katatayan na ang mga anak ay dito pa rin magtrabaho sa Banawi. Kasi napakahirap ng buhay na ganitong nararanasan namin. At kaya kami nagsumikap dahil sa nais namin na ang aming pamilya ay may taas naman ang antas. Pero sa kalagayan namin ganito ay tingin ko hanggat sa nandito kami, ganito pa lang amin tatrabahuhin. At makakalaya lang kami sa ganitong sitwasyon kung kami ay mag-decide na umalis at umuwi sa aming mga probinsya. Napakahirap. Kaya sa lahat ng mga kabataan na nakakapanood o makakapanood ng ganitong vlog, sinasabi ko sa inyo na kayo ay magsipag-aral para hindi nyo maranasan ang ganitong sitwasyon sa buhay namin. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Kung gusto niyo mapaganda ang inyong buhay, pag sumikapan ninyo na kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Ito ay isang aral para sa inyo. Sa lahat ng makakapanood ng vlog ng Katukad Vlogs dito sa channel na ito, sinasabi ko sa inyo, pag sumikapan ninyo na kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Mga katukad ang aming mga buhay bilang nagtatrabaho dito sa Banawi. Kapag ang aming mga paa ay pagod na, kasi ang ginagawa namin ay lagi nakatayo sa kalsada. At kapag ang aming mga tuhod ay pagod na, hapo na, lalo na sa mga katulad namin na may mga edad na, makikita ninyo na kami ay umuupo na lamang sa isang tabi. Ganito ang aming buhay mga katupad sa lugar na ito. At kapag kami ay nakapagpahinga naman at mayroon namang lakas sa puso namin, natayo na naman kami mga katupad at mag-aalok na naman kami ng mga postpapel at nagpapakasakali na kami ay magkaroon ng matatrabaho. Minsan dumarating mga katupad ang
kinakatakutan namin pag dumating lang ang alas 5 ng hapon. Kasi ang oras na yun ay wala na. Yun ay oras ng pauwi. Ang nakakatakot kasi napakaraming mga nagtatrabaho sa lugar na doon na hindi nagaanong kumikita. At ito yung naranasan ko rin na umuwi ako na wala akong dalang salapi para pagbili ng pagkain na. Pero ang ginagawa ko na nga lang mga katungan ay kapag kumikita ako dito ng medyo maayos-ayos ay nagtatabi ako para sakaling man na walang kitain. Dahil alam ko ang sitwasyon na ganito na napakahirap na lang panahon. Nakatulad namin na umaasa lamang sa mga customer. Ay yun ang nagagamit yung salapi para mapakain ko ang aking pamilya. Laging ina-advance ko ang aking isip sa ganito mga kalagayan. Dahil alam ko naman na ang buhay namin sa lugar nito ng Banawi ay hindi biro-biro. Kaya sa lahat ng mga tao ang katatayan dito, sila man ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, hindi lamang ako. Kaya sana sa mga katatayan ang nagtatrabaho dito sa Banawi ay ang sumikapan na ang mga sumiling mga anak na nais na mag-aral ay paaralin. Bigyan ng pansin ang mga anak upang makapagtapos ng pag-aaral. At napakahirap, yung nasabi ko sa inyo mga katungkal, na napakahirap sa ganitong kalalagayan na walang natapos ng pag-aaral. Napakahirap talaga. Sana naman lahat ng mga katatayan sa lugar na to ay mapagtanto na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng mga anak. Sana naman hindi na sila matulad sa atin na nagtitiis ng ganito kahirap sa Banawi. Oo, marami ang umaasenso sa lugar na to, pero kahit kailan walang umasenso sa lugar na to. Nasasabihin na masigit pa ang yumaman kesa nananatili mahirap. Kaya ang payo ko sa inyo mga katatayan, sa mga manunod ng vlog na ito, magsumikap tayo ng lahat para sa ating pamilya. Huwag nating hayaan na matulad sila sa atin. Huwag nating hayaan na ang ating mga anak ay makaranas ng init, makaranas ng ulan, makaranas ng alikabok sa lugar na to. Sapagkat dito sa lugar na to, sinasabi ko sa inyo, walang kaiinat-nat sa mga tao nagtatrabaho sa kalsada. Wala. Alam yung mga gilaw ng mga panood ng katulad ng channel na habang isinasalaysay ko ang buhay ko dito sa lugar na to, napapaiyak ako dahil nga sa tagal ko rito sa lugar na to. 3 dekada ako nagtrabaho sa lugar na to. Hindi ko malang naranasan ang umasenso. Kaya ako naiiyak sa lugar na to dahil napakahirap talaga ng buhay. Kaya naisa, naiisip ko na lang mga katukad na umuwi na lang ako sa amin. Na kahit papaano, hindi ka man kumita sa loob ng isang araw, ay meron ka pa rin makakain. Meron ka pa rin na makukuha na pagkain sa tabi-tabi. Hindi katulad sa lugar na to ng Banawi. Kapag talaga wala, magtiis ka na lang. Sana dumating ang araw na yung pangarap ko na makauwi sa amin sa probinsya ay magawa ko na para doon naman ako mamuhay ng may katiwasayan,
malayo sa ingay ng Maynila na to. At sana pagdating ng araw, bago ako humina, kasi sa edad kong ito, nakakita na ako ng mga nauna sa akin nagtatrabaho sa lugar na to na hindi na kayang maghabol ng mga sasakyan dahil nasa katandaan. At ayaw kong mangyari sa buhay ko ang ganito. At habang ako may lakas pa, gusto kong umuwi sa amin. At ayaw kong manatili sa lugar na to. Na sa aking pagtanda ay naghahabol-habol pa rin ako. Kung sana ko lumaki at sana ko tumanda, gusto ko doon ako manirahan. Dahil ang lugar na to, kailanman, ay hindi naging yaman para sa akin. Tingnan nyo mga katugad, yung isang matanda na nasa tabi ko. Nauna siya nagtrabaho sa akin dito, matanda. Yung sinasabi ko sa inyo na kapag tumanda ka sa lugar na to, hindi ka na makakapaghabol-habol ng mga customer. Kung saan ka umupo, doon ka na lang, maliban lamang kapag may hihinto na customer at magtanong. At ito ang ayaw na ayaw ko sa lahat talaga mga katugad na mangyari sa buhay pagdating ng araw. At pagsusumikapan ko sa buhay ko na matupad yung pangarap ko na makauwi sa amin sa pulisa. At ayaw kong matulad sa kanila. Sa ngayon, nagtitiis lang ako sa lugar na to. Kasi ito lang ang tanging alam kong trabaho. Kaya, hanggat hindi ko pa nagagawa na umuwi sa amin, magtatrabaho at magtatrabaho pa rin ako dito at magbakasakali pa rin ako na makakapagtrabaho pa rin ako kung makakagawa pa rin ako ng sasakyan sa lugar na to para sa pamilya ko. Alam niyo mga katukad, ang oras ngayon ay alas 12:30 na. Napakarami pang mga freelancer o mga batang banawi na hindi pa kumikita. Isa na ako ron. Ang iba, pupunta rito mga katukad, maaga pa. Mga alas 5 lang, andito na sila. Alas 6, alas 6:30, andito na sila. Pero darating ang alas 5, wala pang kinikita. Nakakapagod. Napakalayo nung dati kesa sa ngayon. Kaya dapat sa mga katulad kong katatayan, dapat eh kung sakali man na may kinikita, dapat nagtatabi. At dapat nagpuporsige na makapagtipon. Sige mga katugad, hanggang dito na lang ang aking video. Ang payo ko na lamang sa inyo ay may maging aral sa bawat katatayan na kung ang mga anak ay nais na makapag-aral ay huwag pipigilan. Tulungan ang mga anak na makapagtapos para hindi maging katulad natin. Maraming salamat sa inyong panonood sa Katugad Vlog channel na ito. At huwag kalilimutan na mag-like, share at mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga gagawin ko pang mga vlogs. Maraming salamat sa inyo mga katukad. Salamat sa inyo and God bless you.